Hi guys, welcome to my video. Guys, hindi ko kasi kayang ipaliwanag yung nararamdaman ko. Pero sasabihin ko kasi, tapos kayo na lang musga kung mali ba ako o tama. So guys, malulobot na yung sin. Magalap. Kasi ganito yun eh. Di ba tayo mga or ibang mga babae, naghahanap tayo ng lambing ng asawa, oras ng lambing. Kasi ako guys, pakiramdam ko kasi ganun ang hinahanap ko. Napapagod ako sa pag-aalaga ng anak ko. Pero syempre, may asawa ako na nagtatrabaho. O sabihin natin nagtatrabaho siya. Pero, pagkatapos niya magtrabaho, nagtitinda siya, tapos magsasara sa tindahan doon, iba, tapos nakikipag-inuman, yun yung oras niya. Tapos yung madalas ang oras namin, away. Tapos, syempre, nararamdaman ko yung sakit. Kasi ako, guys, nag-aalaga ako ng bata. Lahat ng gawain na inuuto sa akin para akong katulong na painumin mo yung gamot ng anak mo, painumin mo ng gamot ng anak mo bago matulog, paliguan mo, mga ganun ganyan, pakainin mo ng serela, pakainin mo to, ganito ganyan. So binibigyan lang naman ako ng pera ay 100 pesos maghapon ko na po yun, pinagkakasya po namin yun. Ang pagkain namin, umaabot ng 50 pesos o 50. Bali, may 40 pa ako. Bibili ako ng dalawang diaper, bali, 20 na lang. Kasi dalawang pirasos. Ano, 10 isa eh. Bali, 20. May 20 pa ako. Yung 20, binibili ko ng mga, ano, mga makamangay, no? Mga ngangatain. O, wala na titira sa akin. Kasi binibili ko ng kuchinta. Hindi ako naglili, pero paborito ko talaga ang kuchinta. Yun. Pinagkakasya ko talaga yun. 100 pesos na kada araw-araw niya binibigay sa akin. Sa totoo lang, hindi yun sakto. Dalawa anak ko at bali tatlo kami gumagamit ng pera niya. So, hindi ko ma-explain guys kung sa pera lang una hindi ko matanggap kasi 50 pesos lang yung binibigay niya para akong bata. Ngayon tumaas 100, tapos minsan 80, tapos syempre nangingi ang pera sa magulang ko. Yun lang guys naman, sinakakwento ko lang naman sa inyo yung experience ko bilang may asawa na. Kasi diba, single mother ako sa una kong anak, kay Isha. Tapos nag-asawa ko ulit. Nagkaroon ako ng anak, si Asho. Tapos ito na yung buhay ko ngayon. Puno na ng sakit na nararamdaman. Na hindi ko alam kung ano yung kukwento ko. O bakit ko ikukwento to. Kasi gusto ko lang i-share na ako ba yung may mali o hindi ko na alam kung tama ba ako o mali. Yun mga katanungan ko. Kasi lagi na lang siya umiinom. Tingnan nyo, ang oras ko rito, 9:35 ng gabi. Tapos, uuwi siya alas 11. Alam nyo ba saan siya galing? Sa kanila. Tapos, umiinom siya. Pag uwi na lang dito, mag-aawin na naman. Tapos, nilalambing ko siya para magkaayos kami. Ayaw niya. Kanina yun. Ayaw niya. Nag-ailabi na nga ako sa kanya. Nagpapakis na nga ako sa kanya. Ayaw niya, guys. So, hindi ko alam bakit ganito. Pero, ito kasing cellphone na to, binigay niya to sa akin. So, akin na to. Pwede siguro siyang reklamuhan.
pagkaganyan, di ba? Kasi binigay niya na to sa aking cellphone na to. Kaya ako naggagawa ng video. Kasi may bago na akong cellphone. Naging masaya ako rito. Binigay niya ako ng cellphone. Parang ito yung balik niya sa akin. Naghihirap ako ng alaga. Binigay sa akin. Tapos sunod daw, pagkagawa niya ako ng salamin. Kasi malabo nga mata ko. Kaya akala niyo may eye bag ako. Kasi hindi ko makita yung ginagawa ko. Hindi ko makita yung mukha. Kaya ganyan ako makatingin. Baka akala niyo kasi may black eye ako. Ganyan ako makatingin kasi masakit sa mata. Pinapanood ko yung sarili. Nadudulig ako. Yan, ganyan ako. Pero guys, iiyak talaga. Sa totoo lang guys. Kasi naroon ako yung video. Kasi gusto ko magkwento. May bigla dumating siya. Baka bigla siya dumating. So, napakaiyahan ko pa. Kasi, ang hirap sa pakiramdam. Nawawala na ng oras ng asawa ko sa akin. Kung alam niyo yung mga video namin na nakikiss kami. Tapos nag-uusap-usap kami, sabay kami kumain. Wala na yung sabi. Siyempre, kinukwento ko sa mga bisan ko, sa mga kaibigan ko. Ang sabi nila, pabayaan mo na. Siguro, nalalamig na yun sa'yo. Siguro, sabi naman ng iba, siguro may iba doon. Kung, kahit busy siya sa trabaho, kailangan binibigyan kayo ng oras. Pero, sinasabi ko yun, guys, pero ang sakit, hindi pinosopo niya. Oo, sa Ali naman na ganito ako, problema. Hindi ko masabi yan. Pero basta ito yung nararamdaman ko. Nararamdaman ko na wala na siyang time. Umausap sa akin ang maayos. Iniisip ko na lang, ako na lang lagi ang mali, pero baon na ako, lubog na yung katawan ko, nakakaisip. Yung utak ko, sambung na. Pinipinuso ko niya, guys, pero hindi pa rin ako nakawala ng nakawala ng ako. Kailangan ko mag-imagines. Kasi para sa mga anak ko. Kaya kung sa aliman, maging tanga na naman ako, hindi na ako uulit. Hindi na ako mag-uulit. Kasi sa una talaga, napaka-sweet namin. So parang ang hirap makahanap ng taong para sa'yo. Na hindi kasi sasaktan. Pero swerte yung magulang ko, mama at papa ko. Dati naglokohan niya, pero strong sila. Gusto ko ganitong pamilya. Gusto ko mangitapon sa nanay ko. Nanay ko kahit pinamalang niya, kahit sinasabit ko yung mahal na mahal ko yung nanay at tatay ko. Pero, alam nila, nararamdaman nila yun kasi alam nilang nandiyan pa ako sa poder. Kahit nasasagot ko sila, alam na magulang ko yung mahal na mahal ko sila. Pero matigas talaga ang ulo ko. Alam nila yun. Pero ito guys talaga, nagahanap talaga walang alam niyo sa mga babae, ang gusto ng babae, kahit napapagod na, lambing nito. Hindi porget lambing, makikipag-tsakan ka. Lambing na sweet lang, ganyan-ganyan, na yun lang, lambingin ka lang sa yun lang guys, ang mga gusto, hindi ko gusto yung makikipag-tsakan. Kamusta ka na ba dyan? Okay na ba yung mga bata? Pagod ka na ba? Ako naman mag-aalaga. Kumain ka naman, nagugutom ka ba? Ang ganyan lang, dito lang ako sa labas, makikipag-inuman. Dito lang ako magsasarado. Pagtitinda ako para may pambay tayo ng bahay. Para may pambay tayo ng ilaw.
Ano, huwag na natin bayarin yung bahay. Huwag na ganyan. Ganun siya din. Ganun na siya ngayon. Ganun. Bibili tayo ng ganito ha. Bibili ka kita ng mga ganito ganyan. Pag nagkaroon ka na ng anak, hindi na kita naanihin. Ganun yan. Tapos, tawag nito, hindi na ako iinom. So, ayan guys, mayroon kami anak. So, umiinom pa rin ako. Pero hindi na ako nabibigyan. Pero natatakot ako guys. Aminado ako natatakot ako. Iwanan ulit ang ako. Pero kung bibigyan ako ng panahon na, iwan ulit ako. Kasi ito yung inuupa lang namin. Ay, mga anak ko. Inuupaan ko lang. Inuupa lang namin itong bayan. So, kung sakaling matupera na to, tapos siya, umuwi na sa kanilang tuluyan, makahanap siya ng iba. Siguro, makakahiga ako ng malalim. Pero masakit yun. Kasi sinayang namin yung panahon na hindi kami nakakasundo. Pero peaceful lang talaga guys. 11 minutes na. Baka hindi ka kasi dumating yun. Siyempre lang talaga yung problema. Nag-alat talaga ako ng landig na matawa. Alam niyo, hindi kasi ako malandi. Sorry guys, pero yung nagapa ng lambing, di ba? Tapos, paghanap ka sa iba, yung lambing, para lang, yung hinahanap mo, mairaos mo, pare ganun. Pero siya, gusto ko siya, kasi asawa ko, di ba? Lambing. Kaso, filosof ko siya. Kaya nga lahat, alam niyo ginagawa ko dito, gumigiti lang ako, pero yung dagdabi ko, sasaktan. Kasi, kailangan ko maging strong mom. Gusto ko maging malakas. Gusto ko maging malakas para lang sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Kasi sabi ng mga tao, nakatumapayat na ako, stress na ako. Kaya siguro, inaayawan ka na ng asawa mo kasi ang payat mo na. Kaya pabayat naman ako dahil sa asawa ko. Kasi nag-i-stress ako sa kanya. Hindi dahil sa mga anak ko. Mga anak mo ngayon sa mapagsabihan. Huwag mo ganyan, hindi kami yan. Hindi ako na problema sa mga anak ko. O iyakin mga anak ko, pero kaya ko patahibig. Kasi salpak ko lang yung daddy ko, papatahibig na yan. Bigyan ko na lang candy, malalahibig na yan. Ganyan na eh. Pero yung tatay. Hindi kasi hindi na umuwi. Huwag ka nang uminom. Bakit na napakailan mo? Iinom lang naman ako eh. Ganyan, nag-aawal kami. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo talaga guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sumubaybay sa problema ko. Sorry talaga guys kung ikukwento ko yung feelings ko. Basta gusto ko lang ba i-share sa inyo guys. Thank you for watching and next upload. Thank you guys. Kasi natatakot kasi ako guys, baka dumating siya eh. Bigla dumating yung ma-ano ako. O kaya hindi siya dumating. Kasi 11 siya uuwi. 10:46 na rin ito. Yun na guys. Sa 11 daw siya uuwi. Kasi naging dumating. Yun lang talaga guys. Hindi niya ako tinutulungan mag-alaga. Tinutulungan niya maubos yung anak. Yun lang guys. Pinipilosop po niya ako. Nasasaktan ako sa mga pananalita niya. Lalo na pag umiiyak ako. Ginagago niya ako. Pero ito pa rin ako nagmamahal pa rin sa kanya. Masakit sa damdamin niya. Pero siguro kailangan ko tanggapin. Magtitiis hanggang kailan. Pero tatanggapin ko halimbawa mong gagbalik ko. Kasi naranasan ko na ito eh. Pangalawang pagkakamali ko na naman ito. Guys. Kaya itong last na to, sinabihan ako ni mama, pag yan iniwan ka, huwag mo nang habulin. Pag pangatlo nag-asawa ka, lumayas ka na sa amin. Ayun, sinabihan ako ni mama. Nani ko na nagsarili. Kaya ayun, kumawala sa nani ko. Kasi nani ko yun. Babagsak at babagsak pa rin ako sa magulang ko. Kasi magulang ko sila. At sinabihan na ako, nakikinig ako sa magulang ko. Kahit masakit sa akin. Sobra talaga guys. Kung alam niyo yung pakiramdam ko. Bye bye guys. Thank you talaga. Salamat.